Hello guys, welcome back to my channel. Today's video guys, andito kami sa Matina, Aplaya, wherein dito po ginagawa po yung coastal road from Talumo area that so far away going to Arcastillo. Ito ginagawa pa yung ano niya, yung road niya, tapos yung dike, yung parang dike niya or kanang barrier, ayan, nagawa na po. So andito po kami sa gilid. So sa lahat po ng mga tao na hindi pa nakasubscribe sa channel na to, please don't forget to consider to subscribe at channel, and para maganahan naman din kami sa pag ano, sa paggawa ng mga videos or mga magandang content, oh, mga content videos talaga na mayroong mga impact sa inyo, well, i-like niyo naman din po. Ito po, dito po. I-like niyo po yung video na to, at mag-comment po kayo ano po yung pwede ninyong ma-share sa ibang tao. So, for today's video guys, ang gagawin natin is mag-open kami ng iba't ibang ideas namin on how to help sa mga subscriber natin na nahihirapan ngayon sa buhay, no? Paano, ano ba ang dapat nilang gawin for additional income nila, di ba? Kasi halos lahat ng mga tao ngayon is nawala ng trabaho, nag-cut off ng mga empleyado ang mga businesses, nag-close ang mga establishment. So, magbibigay kami ng mga tips lang, kikitain kahit andito pa tayo sa pandemic. Okay, so kasama ko ngayon sa topic na to si Miss Vina Abad. So, ilike nyo po yung YouTube channel niya. Andito po, eto po siya. And we have our guest speaker, Miss Jessica A. Ayan. So, sooner po, meron na po yan siyang YouTube channel po. So, for now, guest lang muna, di ba? Okay, so, let's start on. So, ngayon mag-start tayo kung paano ba natin matutulungan ang mga subscriber natin. Lalo na sa mga nanonood. Kayo po, ikaw po nanonood dyan sa kabilang screen. Ayan, para matulungan po kayo kung paano kayo kumita kahit sa konting idea lang na isasabihin lang namin. Okay, so let's start to Miss Joven. Kung ano bang ginagawa mo ngayon para kumita ka ng extra aside sa pag-work. Ayan. Well, actually, tawag nito, una kong masasabi, no, tayong mga Pinoy, masisipag naman tayo. Kumbaga pa, tayong lahat ay may kanya-kanyang, tawag ito, unique talent and characteristics. So ngayon, when it comes to having an extra income, so actually, hindi siya madali kung tutuusin mo. Kailangan mo lang kasi kapag extra income mo, syempre parang business mo na yun kaagad eh. So aside from being an employee, so sa isang private company, meron din naman akong ginagawang extra income. So hindi rin biro ang ginagawa ko na extra income kasi nga din, I can actually do it after my working hours. So tawag ito until kung hanggang kailan ako mapagod sa gabi. Ganun siya. So ang ganun lang siya kasi I'm doing dalawa. Kasi nga I have an e-loading business and at the same time nag-online selling din ako. So kumbaga pa parang doble yung pagod ko, pero napapawi yun kasi dahil sa kumikita din naman ako kahit papano, no? So nakakatulong din naman siya sa mga expenses ko. So maliban doon sa sahod ko as employee, so may magandang ano din naman, tawag nito, dala sa akin. So ang kailangan lang talaga is yung parang perseverance, dedication, ganun siya. Tapos yung mga negative na sinasabi mo sa sarili mo o sinasabi ng iba na bakit ganito, di ba? E-loading lang yan, naglo-load ka lang. No, hindi lang po ako naglo-load lang. So wag niyo pong simpulin yung load dahil ang lahat po tayo ngayon dito sa Pilipinas ay gumagamit po talaga ng loads. So ngayon, tawag nito, hindi talaga madali siya guys kasi nga kailangan mong pag-aralan yung
business trends mo, kung saan, kung ano yung hilig mo, okay, kung saan ka papasok na extra income mo. Depende kasi yun sa iyo, di ba, Madam Jessica? Kung ano yung inline mo or yung gusto mong gawin para sa iyong additional income. So, nasa sa iyo na yun, nasa sa tao na yun, kung ano yung choices mo. So, yun lang. Ang kailangan mo lang talaga is magtiyaga ka, magsipag ka, ganun lang. Tapos, sumabay ka sa mga competitors mo. Kasi, di ba, kagaya niyan, e-loading. Marami namang e-loading business din naman talaga na maraming packages. So, paano mo yun siya paano mo siya ipopromote na sa sarili mo? So, syempre, naka-align naman ako dun sa company namin sa e-loading business. So, ano yung ino-offer, ganun din naman ang sa akin. Pinopromote ko lang. So, hindi naman ako tawag dito. Bonus na kasi sa akin yung maglo-load ako ng mga SIM cards, ng mga cables, ganun siya. Bonus na yun. Iba yung other incomes na ano din doon na nakukuha ko. So, sa pagiging online seller, syempre, tuto ka at kasagot ka sa mga inquiries, ganun. So, ano na naman siya. Mapapagod ka, pero ano, tawag dito, yung bagay na gusto mo kasi siyang gawin, so parang pagod ka, pero na napapasaya mo sarili mo kasi tawag dito, nagkaka-income ka, di ba? Maliban doon, alam mo ba na minsan din sa buhay, mas malaki pa yung extra income mo kaysa sinasahod mo. Yes, totoo talaga yun, guys. So, naranasan ko na rin yun na may day na tawag nito, mas malaki yung extra income ko. Kaga di ba, madam, sa e-loading boss, sa e-loading business ko, di ba, lagay natin yung sahod mo, palagay natin na sa 400 or 500 a day ka, di ba? Tapos ngayon, magte-text sa akin yung sa e-loading business ko, may papasok sa akin na 700. Ganun siya in a day. Oo, di ba? Parang, ano to, bongga, parang bayad na ako, o di ba? Parang, bongga naman ang extra income ko. Minsan may papasok 1,000, 1,500, di ba? So, ayan siya, guys. Ano pa ba? I think si Madam Jessica, since nag-focus siya ngayon sa kanyang business. So, I think meron din siyang ma-share sa ito, magbabahal. Medyo naging maganda yung takbo. Oo. Siyempre, dumaan muna si Madam Jessica talaga sa parang din. Oo. Yung mga struggles in life din. Oh, ganun din naman sa buhay natin, di ba? Tawag nito, bago talaga tayo mag-succeed sa isang bagay, talagang dadaan muna tayo sa iyo. So, ganun nga, yung sabi ko nga, if you do a business, if you do something, makakapag-generate ng income sa iyo, kailangan mo talagang pagtiyagaan. Magtiyaga ka at magsipag ka. Ganun lang siya, di ba? Hi, guys! So, good evening! I also started na mag-loading, gaya din yung open. So, parang wala din. So, yung e-loading sa kanya is meron din siyang e-loading sa akin. So, konti-konti lang, but you know, small things can help to add on sa mga expenses din na apart from your salary or apart from your income kahit na konti. So, pag ipon-iponin mo yung mga e-loading na yun, makakapag-earn ka din ng kahit na masasahe, pumili ng half kilo na rice, masupan sa panahon ngayon. Parang bawal ang maging, tawag dito, parang choosy. Bawal maging choosy sa panahon ngayon. So, ano yung sa tingin mo na pwede mong mapapagitaan? Go! Go for it! Kahit na anong pagsabihin ng ibang tao, kahit na anong sabihin ng mga kapitbahay, ganyan siya, ganyan din yan. So, walang magtukod yung pakiamot niyo. Isipin niyo, naisipin mo is ikaw. Nabubuhay ka sa sarili mo para sa pamilya mo. You know, as kadalasan kasi tayo, nagiging strong tayo dahil sa family, diba? Kung ano yung struggles ng family, kailangan natin lift up para mapunuan natin yung pangangailangan natin sa pamilya. So, sa negosyo naman, sabi nga ni Joven kanina, don't put one egg on one basket. So, kailangan i-diversify niyo siya. Diversify your effort bilang sa isang basket lang. Kasi, for example, sa isang loaf, ilagay mo lang siya sa isang basket. Pag nahulog na yan, wasap na. So, it's just like putting a business. Tapos, binuhos mo talaga yung panahon, yung kalahat ng pera doon. Kasi feeling positive ka, but time comes kasi na merong gagaya ngayon, hindi natin maiiwasan, lahat talaga is lalo na kung hindi essential, so nag-fluctuate. So, yung iba, ang dating nung sa iba is parang na-discourage na sila. So,
kag isang item na sa tingin mo, ay ito mabibenta ko, so pwede ko ito mabenta. So, pwede mo din ibibenta ko din. For example, kahit mga halaman, pwede ka din magbenta ng mga halaman, mga pots, kung ano-ano man yun. Sabi nga ni Joven, nandito tayo sa mga, ano na, parang, nag-aano ka talaga sa mga internet. So, why use internet as one of your markets? Na pwede mo maging, yun yung source of funding's incomes mo. So, pwede mo din gamitin sa internet, magbenta ka ng konti-konti lang. So, meron naman ding magmamine. Diba? Mine, steel, grab, ganon. So, meron ding mabibili or makakagusto ng mga items mo. So, ganon. Kahit napakonti-konti, at least man lang meron kang may ipon na pera para sa, hindi ka lang hindi mo lang inaano yung nililimit yung pera mo sa yung income mo sa isa lang. Pag meron ka, pag manaubos na itong isa, pwede mo, meron pala ako savings. Meron siya dito sa kanina. Dumidilim na kasi guys, so kaya po, ganito na pong nasa tibing dagat kami ha. Dito kami sa tibing dagat. Kikita namin yung samal. Ayan, so, para sa akin naman, ang tip ko lang talaga is, dapat taasan nyo pa yung pasensya nyo. Pero yung pasensya nyo, dapat sulit naman, di ba? Like for example, kung siguro kung meron kang gustong gawin ngayon na pagkakakitaan, gawin mo na. Huwag mo nang patagalin sa ano. Kasi kung hindi mo siya gagawin ngayon, what will happen is baka maunahan ka pa ng baka yung mga prospect clients mo mapupunta na sa iba, di ba? So ganun 'yon. Di ba 'yun din yung nasabi ko, boss, na kumbaga pa you have to kailangan mo rin pag-aralan yung gagawin mo na extra business mo or extra income mo. Kasi nga hindi lang naman ikaw ang gumagawa niyan. Marami din naman iba, di ba? Minsan din kasi, boss, may mga mindset din kasi tayo mga Pinoy na pag ganito nag-business ako, lalago ka agad. Ganun. Gusto nang malaki ka agad ang income. Yung parang mag-generate na income. Hindi naman ganun. Kasi, di ba, kailangan mo, kung gusto mo nang ganun na malaki ang boom mo, syempre, you have to invest more capital, kumbaga, power, more effort, more capital, para makapag-generate ka ng malaki din na na income mo. Pero not all the time kasi applicable siya sa lahat. Kaya minsan, maraming, kumbaga pa, that is, kumbaga, tawag to pa, mismanage of your business or mismanage of your financial or cash flow. So yun yung parang term na din sa investment process, diba, or sa business. So ay, may mga ideas kasi boss boy din sa mga investments, guys. Yes, so pwedeng tanongin nyo si Felix Lasiga. Okay, soon pa when po it comes here, kung ano yung pinaghirapan namin ngayon, ano yung na-generate namin na income, nilalagay din namin doon. O, diba? Parang, kumbaga pa, marami din kaming, kumbaga pa, securing the future din yung iniisip. Depende na din kasi yun sa tao, eh. Kasi, wala naman talaga sa buhay na hindi ka maghihirap. Maghihirap ka pala. Even kami, sa pandemic, diba? O, kagaya nito, say, example na natin, ako na hindi kasali sa SAP. O, yung pa, even yung sister ko, kapatid ko pa, wala eh. Wala na kaming parents, guys, ha, for your information. So, hindi kami kasali sa SAP, although belong kami sa poorest of the family. May mga business bilong sa poorest of the family. Hindi pa din kasi tayo nasa middle class. Ano ba? Di ba hindi pa tayo dumadating doon sa middle class? Iba, di ba? Meron yun. So, the poor, no, bilong pa rin tayo sa sa poorest of the people or poorest of the family. So, bilong naman din ako doon, pero hindi kami kagaya. Ito, hindi naman ito tumanggap ng SAP. Oo, ito, di rin tumanggap ng SAP. Hindi rin ako tumanggap ng SAP. Pero kaya pa namin. Kaya pa namin gumastos ng pang-araw-araw. Dahil nga, doon sa nagkaroon kami ng income na kahit papano na kaunti, pero nakatulong ng malaki. So, thank you so much, Miss Vina A. And Miss Jessica A. So, yun po ang mabibigay namin na inspiration, motivation para sa inyo kung bakit kami lumalaban pa sa buhay. Yes, ayan. So, ginagawa po namin tong video na to, not for our own self, pero much better na i-share kasi namin, di ba? What will happen is, gusto namin na maraming mga tao na gumaya din yung ginagawa namin. So, much better na
Ganun yung gagawin natin para mas easy po yung ano natin pag paglaban natin sa buhay, di ba? Okay, so okay, that's all for today and thank you so much for watching kahit madilim na. Ayan, dito pa rin kami. Abutan na kami ng gabi. So, yeah. So kanina medyo may ano pa may araw pa. Ito may liwanag pa. Ngayon, ano madilim na talaga. Tapos parang na namin, ano ba ito? Mag-overnight kami dito. Hindi, wala kami. Hindi kami ready. Wala kami nagdala ng tent. Yes. Hindi kami nagdala ng mga so, kumot. Sa lahat po ng mga tao po na sa lahat po ng mga bago dito sa ating channel, please don't forget to consider to subscribe and watch this video. Correct. Dahil marami po kayong matutunan at meron pa tong pangalawang session na mangyayari soon. Ayan, so direct application na po yung gagawin natin next time kasi para naman ma-apply, di ba? Okay, so subscribe din po yung ano namin, yung group page namin as a group po, yes, ha? Yes. Yung KTV Live. So doon makikita nyo po lahat ng pinagagawa namin as a group. Katagawuhan na pinagawa. So andun din po, makikita nyo po doon ang yung mga pages namin. So doon lang po kayo, mas easy doon, makasubscribe kayo. Yes. Ayan, so medyo wala po ngayon si Nepo Bet kasi busy. So kami-kami lang muna. Ayan. May priority din siya today. My priority. And thank you so much, Kamsahamnida, Kapunka, mga ka-chin. Ayan, Miss Jessica, eh? And this is Felix Lasida Vlog. Thank you so much sa tanan og ayo-ayo mo karon.